Masaysayang araw po! Showtime! Ang sabi-sabi, si Bonifacio ay walang estratehiyang militar at lahat ng kanyang labanan ay natalo. Ha? Liwanagin natin. Naging matagumpay ang Cavite sa pagputok ng himagsikan noong 1896 dahil sa mga trinchera na pinlano ni Edelberto Evangelista na nag-aral ng inhinyeria sa Brussels, Belgium. Ngunit, matapos ng ilang buwan, nang bumalik ang mga puwersang Espanyol mula sa digmaan sa Mindanao, dumami na ang mga Espanyol at unti-unti nang bumagsak ang mga bayan sa Cavite. Ayon sa historiador na si Seyos A. Salazar, sa kanyang akdang Ang Real ni Bonifacio bilang teknikang militar sa kasaysayan ng Pilipinas, ang digmaang trinchera na nagmula sa kanluran ay kabisado ng mga Espanyol, magastos, hindi madaling maiwanan, madaling mapaligiran at kapaki-pakinabang sa mga Espanyol kapag kanilang nakukuha. Iba ang estratehiyang ipinatupad ni Bonifacio na sinunod ng maraming general sa buong Pilipinas. Sa istilong Ilihan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol. Ilihan ay isang lugar na pinaghahandaan sa mga Borolo kabundukan upang pag-atrasan ng bayan upang maging ligtas sa sakuna o makibaka sa mga kalaban. Tinawag niya itong Real, nang ibig sabihin sa Espanyol ay campo o komunidad na may tanggulan malapit sa bayan. Una itong naisip ni Bonifacio sa kanyang paglalakbay sa Montalban at naitatag sa Balara, Cruz na Ligas, Marikina, Makiling, Banahaw at iba pa. Lumaganap din dito sa mga kabundukan ng Tayabas, Morong, Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Gamit nito ang mga natural na anyo sa kalikasan tulad ng mga kakahuyan, mga bato, mga kuweba at mga bundok. Dahil pakikitigmang mas angkop sa Pilipino, hindi magastos, madaling iwanan at balikan kapag hinabol sila roon, marami silang lulusutan, hindi mapapakinabangan ng mga Espanyol at pahihirapan sila dahil wala silang kasanayan dito. Matapos ang mga pinaglabanan, kahit na maraming nasawing mga katipunero sa labanang iyon, hindi sila naubos at nalipol. Hindi rin sila nahabol ng mga Espanyol. Dahil nakatras sila sa mga Real. Ang pinagtuunan ng pansin ay ang Cavite na mas kaya nilang pataubin. At nang tuluyang bumagsak ang mga trinchera sa Cavite at tuluyang matalo si Aguinaldo, ang sumalo sa kanya ay ang mga Real na ipinatayo ng wala daw taktikang militar na si Bonifacio hanggang sa mapadpad siya sa Real ng Biyak na Bato sa San Miguel, Bulacan. Kung saan, nagkaroon sila ng bentahe na makipagkasundo sa mga Espanyol, lilangin sila at kalaunan ituloy ang revolusyon habang ang himagsikan ng mga anak ng bayan ay ipinagpatuloy ng mga bayani. Ayon kay John Ray Ramos ng UP Vanguard, may pagkakaiba ang katagang taktika na mas limitado at espesipiko sa estratehiya na ginagamit sa mas malawakang pakikidigma. Tuwid, mas taktikal si Aguinaldo habang mas estratehikong mag-isip si Bonifacio noong 1896. Sa makatuwid, hindi totoong walang estratehiyang militar si Bonifacio. Estratehiya niya ang katutubong pakikibaka na kung tutusin ay ginagamit pa rin ng mga revolusyonaryong komunista at mga mandirigmang Moro. Ayon kay Milagros Guerrero, dahil sa pagtatakda ng estratehiya ng himagsikan at bilang may command responsibility, lahat ng mga pagkatalo at pagkapanalo ng kahimagsikan ay dapat ding ibigay kay Bonifacio. Ang sinasabi ng ilang historiador na natalo si Bonifacio sa lahat ng kanyang labanan ay katawa-tawa. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bay. And that was Xiao.